Magandang araw mga kabayan. Yan, dating gawi. Umaga, bilad ng kupras. Ayan, ilalabas namin itong mga nakasako. Ito yung dineliver sa akin kagabi mga kabayan na binting sako yan. Tapos ngayong umaga, may nag-deliver sa akin ng tatlo. Diba, yung tatrista sako na yung ilalabas namin. Yan, pag nailabas na itong mga kabayan, isusunod ko na yung dito sa kwarto ni Clint. Gigibain na namin yung bintana, gagawin na namin bodega. Tapos gagawa namin siya ng bagong kwarto doon sa sala. Ito yung bagong deliver sa akin ngayon mga kabayan. Oh. Yan makikita niya, puting-puti pa. Yan, tatlong sako yan. Pero ito mga kabayan, mga luto na yan. Mamayang hapon, pag grabing init ngayon, ihalo ko na siya sa resikada. Kasi luto na siya. Yan, makikita nyo mga kabayan, mga itim na. Yan. Yan mga kabayan. Oh. Kahit kunting bilad na lang yan. Ayan o. Oh. Luto na. Yan, may mga iba naman mga kabayan na talaga maayos magluto. Ayan. Meron na bang iba na hilaw talaga? Balado na yan, boss. Yeah, yan, dito naman mga kabayan sa loob, pinapaayos ko na kiklin. Yan, dito ang gagawin ko na rin itong bodega mga kabayan, oh, kasi parang bodega na rin. Yan, dito siya nagigim mga kabayan. Oh. Yan, pinapaayos ko na, pinapatanggal ko na ito. Ilagay na muna doon sa sala, tapos yung ibang mga gamit sa sala, ilagay dito muna. Yung luma naming lababo mga kabayan, oh. Yung mga sinauna. Yung mga sinaunang lababo mga kabayan, ganito. Yan, yung mga burda-burdan ganito. Yan, matanda pa sa akin yan mga kabayan. Yan yung pinagawa nila mama. Tapos dito naman sa ilalim, may kwento dati mga kabayan. May mga pinto. Yan, magaganda ang pinto nito mga kahoy. Kaso nga naging problema dito sa amin, maraming anay. Kaya kung nakita nyo yung ginawa kong cabinet, mga bakal na yun. Oh, pinagdaanan ng mga may kahoy dati yan. Dito 2x3. Yan. Tapos may magandang pinto yan. Dito naman sa ilalim, mayroon din yan kahoy dyan. Tapos kung mapapansin nyo, mga kabayan, ang lababo noon, ayan, may patay pang ipis, oh. Kasi wala na, hindi na ginagamit, oh. Yung mga lababo noon dito, mga unang panahon, kahit yung mga matatandang bahay, ganito talaga yung lababo. Ayan. Tapos ito yung incubator ko, nandito lang. Yung ginawa ko, mga kabayan, yung nag-alaga ako ng manok. Yan, kaso mahina, nakakapagod lang. Pero mayroon pa ako doon, nasa 10 pang manok. Yan, tuloy-tuloy pa naman silang nangingitlog. Yan, ang gulo mga kabayan. Yan, ito yung sala. Yan, pinapaayos po nakiklaim. Tapos ito naman yung mga kawag ko mga kabayan. No? Ito yung nagsusupply ng internet dito sa barangay namin. Yan. Tapos may mga nasunog nung tinamaan ng kidlat. Yan, mga temporary lang yan. Nakapatong na lang. Oh. Hindi ko na siya naisuot dito. Yan. Ito, sunog na ito. Ito ipinatong ko na lang dito kasi madali ang palit. Yan. Yan, tapos makikita nyo mga kabayan na parang mga paniki na. Kasi para mapagana agad. Kasi yung mga customer gumagamit nung kumulog, kumidlat, nasunog yung sweet sub ko dito malaki. Yan yung malaki dyan mga kabayan. Yan yung nasunog mga kabayan. Naglagay ako ng mga reserva ko ng mga maliliit lang na sweet sub. Yan, para dumami yung saksakan. Yan. Yung tatlong yan mga kabayan katumbas nung isang nasunog. Pero mas maganda pa rin yun. Marami pa rin saksakan yun. Yan. Yan, ito na yung gagawing kwarto ni Clint mga kabayan. Ayan. Yan, ngayon mga kabayan, pinapalabas ko na yung mga nakasako pang kupra dito. Ayan. 23 na sako. Yan, ito mga kabayan, ipapahuli ko ng ibilad to kasi halos matitigas din to. Ayan o. Kaso pag hindi talaga nabilad, kahit lutong-luto, parang may moist siyang natitira dyan, inaamag ng manipis, ayan. Kaya pag nabilad na itong mga bagong nakasako, kahit isang araw, papabilad ko pa rin ito para maganda yung kopra. Kasi pag maganda yung kopra mga kabayan, maganda rin yung presyo. Kaya nagdidipindi sila sa pagkakatuyo ng kopra. Ayan. Kahit ito malambot itong mga kabayan, makikita nyo, itim na. Pero kwan siya. Pangit na siya pag nagkaamag, maganda yung ganito. Tapos malutong, yan, ganito yung magandang kopra. Ayan.
Yan, matigas yung putulin mga kabayan. Yan, pag nagawa na ng revision nun ni Edmar yun, saka namin ito umpisang gibain. Diyan na yung ibang kopra. Kasi hindi pa ako makakapagpagawa ng kawin mga kabayan. Kulang pa sa puhunan. Kaya hindi pa makakapagpagawa ng budiga. Ayan mga kabayan. Maghapon lang ito, tuyo na ito. Kasi dati na siyang luto. Ayan mga kabayan. Mas maganda pa rin nabibilad kahit isang araw yung mga lutong luto ng kopra. Yan, medyo lumuwag-luwag na ngayon mga kabayan nung nabilad na yung mga ibang kopra. Si Coco mga kabayan, no? Nandito lang sa ibabaw. Ay, baka ihian mo yung bigas namin, Coco, oh. Yan, hindi naman yan basta umiihi mga kabayan si Coco. Talagang magpipilit yung lalabas. Yan. Ang gulo mga kabayan, oh. Yan, nag-uumpisa na dito si Edmar. Yan, yung gagawin namin kwan dito, maglalagay ako ng division dito, papunta dito, para masolo rin i-clean yung kwarto na yan. Tapos ito, wala pang insulation, lalagyan ko na lang yan, papalagyan ko kay Edmar. Ayos na kayang kwarto, Tomar? Ayos to ito. Pang samantagalan? Samantagalan. Ano, clean okay na yan? Sige, bagay mo na kay Edmar. Matatapos niya na yung division dito sa sala. Yan magiging kwarto ni Clay. Ano mga ayos na ba yun, Mar? Ito mga kabahin yung kukulambir na gamitin ko sana dun sa kubo. Yan, pinakuha ko muna kasi mga tuyo na yan. Yan, tapos bumili na ako ng plywood dito. Pang temporary din. Kahit mga kabahin na manipis lang. Yan, hindi lang makita si Clay sa loob. Tapos didikita na lang namin ng mga sticker dito para maganda naman. Yan, nagamit din mga kabayan yung cut-off machine ko. Matagal naka-stack. May ilaw, Mar, ha? Temporary itong mantagalan. Pansamantagalan yan. Baka 2050 na ito magawa, Mar. Pansamantagalan. Ilang kilo na kayang kopra marang magkasya dito? Siguro 20,000 kasya dito. Yan ang lawak niyan mga kabayan, no? Napupuno ng kopra yan. Ayan na mga kabayan, wasak na yung kwarto ni Clay. Yan, ito naman pinagsilagan na ito mga kabayan. Ilalagay namin ito dun sa nyugan. Yan yung papasok dun sa kubo. Yung sa mga malalim, saka yung sa nagpuputik, papalatag ko yan dun. Yan, kaya pinapasako ko mga kabayan. Opa! Upa na, upa! Tingnan natin mga kabayan si Edmar kasi naglalagay na siya ng plywood. Ayan. Ang bilis lang. May kwarto na agad si Clint dito. Yan, mamaya ayusin namin to. Yan, saka yung computer na dito.
lawak pa ng kwarto mo dito, Klin, no? Kahit maggulong-gulong ka dyan, oh, yung pang-gym mo dito na. Sama-sama na lahat. Ang samantagalan. 2050. Tapos na kaya ito, Mar, 2050? Tapos na. Ang samantagalan na. Dikitan mo yan, Klin, ng sticker. Yan, plywood. Balitada. Balitadahan na lang itong kantong ito. Wala na pala ito sa loob po na to. Oh, mga kabayan, oh. Grabe talaga ang anay dito sa amin, basta kahoy ang ginawa dito. Ay, ang lalim ng butas, oh. Wala na palang laman, oh. Oh. Buhay pa ang mga anay hanggang ngayon. Kumakain pa rin sila ng kahoy. Oh. Hmm. Grabe. Hanapin mo natin yung kutsara. Bilad agad ito. Mabibilad na yung kutsara dyan. Ano ito? Paringan mo na. Baka may mag-deliver na mamaya ng kupra. Tigas na to. Pang-ribuka na sa maraw. Rekrapan mo yan.